Hello, what's up mga makers and DIYers? So ito po yung kauna-unahang video na ipopost ko. It's supposed to be hindi naman, pero since balak po natin i-document lahat ng gagawin natin na would come up daily or every day or every so open na magkakaroon tayo ng pwede nating gawin and pwede nating i-share. So, ipopost po natin, i-share po natin. So, ito po yung kauna-unahan. Watch na lang po. So, hit like, subscribe, and comment for any, kung may mga suggestions man po kayong gusto nyong gawin natin, pipilitin po natin gawin para makatulong sa inyo or makapagbigay ng kaalaman po sakali. Okay po? So, eto na po. Naka-on po yung WhatsApp nga po pala muna mga ka-DIY, ka-maker. So, sabi ko po itutuloy natin, ano? So, ito po yung ano, ito po yung kotse ko. May magalala, ito rin yung kagabi. So, naka-on po, naka-on yung aircon, fan, and then naka-on ng AC. So, kung nakikita nyo, yan yung idle na naka-disengage yung compressor. Yan. Yan ngayon yung naka-engage ng compressor. So, papaliwanag ko sa inyo. Papatayin ko po muna kasi para so sasabihin niyo siguro mataas ang idle, ganyan. Ma-adjust pa po 'yan. I-adjust lang po yung hangin doon sa may throttle body. So, yung throttle body po natin nandito mismo, doon papakita ko sa inyo mamaya. Yun, patayin ko lang po muna para maipaliwanag ko pa ng gusto. Although, alam ko po, simple lang to, maintindihan yung maigi, pero mainam na rin yung manggitin natin para at least dun sa mga medyo newbie maintindihan nila. Patayin ko po muna. So, papatayin ko, disengage. Oh, balik sa dati. Okay. So, yan. Medyo high lang kasi hindi ko pa na-adjust yung idle. Okay, lalabas tayo. Nakita nyo naman, undergoing project. Napakarami pang paayusin dito sa kotse na to. Patunayan nga po sa ngayon, katatapos ko lang na remedyo yung mga bulutong. So, yan po yung lumabas na kinalabasan pagkatapos ko mamasilyahan. Ayan pa po, meron pa po doon, no? So, dito po tayo. Ito po ang aking setup sa ngayon. So, ito pong IACB ko. Nakabit pa rin. Pero, hindi ko na siya sinupply ng tubig. Ng coolant. Yung tubig ko nakarekta na. From doon sa pinagagalingan niyo originally, dapat nandito yon. Tapos, bababa doon. May connection doon sa may baba na yan. Yun. Pero, tinanggal ko na dito at pinagduktong ko na silang dalawa. Ito namang IACB na to, nakakabit pa rin. So, buo pa po yan. Ewan kung buo yan, pero nagloloko kasi. Ang ibig kong sabihin is meron pa siyang connection, ay kakabit ko pa rin. Kaya lang, nakablock na. Dito po sa pagitan ng throttle body, itong IACB, meron na pong bakal dyan. Plate. Blacko plate na ginawa ko para ma-block na yung hangin. Ito kinuha ko sa aking nakabagak na Tamiya or multicab. Hindi ko naman ginagamit to, kahit na naman nung pinapa-under ko yung multicab, hindi ko man nagagamit na kasi nakarekta na. Hindi siya nag-aircon,
At saka yung kanyang cold engine idle, hindi na rin naman nagagamit. May isa pang ganito para sa cold engine idle. Pero hindi naman nagagamit, kaya binaklas ko na. Kasi nga, nagkakaroon akong problema dito sa idle nito. So, ayan po. Papakita ko sa inyo. Ginawa ko siya ng bracket. Ayan, bakal yan. So, piece of steel. Flat bar. Binataasan ko dito at tapos dito nilagyan ko ng notch para igaganon lang siya. Hindi mo na kailangan magbaklas dito and suit pa. So flat bar lang yan, nilagyan ko ng notch payo para maikasalpa ko siya ng ganyan. Tapos ito binataasan ko drill lang, hand drill. And then yung stock nito, yung hindi na, yung original na diaphragm, meron siyang nakakabit siya, meron siyang lever dito sa dulo, so hindi ko naman gagamitin yun. Ginawa ko, pinutol ko at winildingan ko ng Allen wrench. Itong Allen wrench na to, sasabihin nyo bakit Allen wrench ang ginamit mo, kasi pwede namang gumawa ka na lang din ng bracket, nakagawa ka ng bracket, eh ano eh. Sabi ko nga sa inyo, weekend warrior tayo, wala tayong time. So, ayan, winelding ko na lang. And then, pagdating dun sa pulley ng ating throttle, meron niyang tornilyo. Ayan, kung nakikita nyo, yun, maliit na yun. Meron yung nut na natatanggal naman. And tinanggal ko lang yung lock washer at saka pinalit ko to. Flat bar lang naman di naman to eh, itong kinabit ko. So nakita niyo naman kanina yung principle kung paano gumagana. Yun. So ganun yung nagiging purpose nitong ginawa ko. Okay? Sabihin nyo, kumukuha siya ng hangin sa intake manifold. Opo, kumukuha siya ng vacuum. So para mapagana ko yon, mula doon sa intake manifold natin at doon sa PCB bulb, kumuha ko ng hose, pinagduktong ko siya at binagyan ko siya ng anong tawag dito, splitter. Parang splitter lang yan yung ginagamit sa ayan. So gumagana pa rin yung PCB, mihigo pa rin yung intake bulb mula sa PCB. And then nagagamit ko na rin yung vacuum mula sa intake bulb para pagganahin tong idle up bulb. Okay, ito yung idle up bulb na bili ko sa Sarplasan. Idle up bulb, yung kanyang negative, yung kanyang ground, naka-ground sa body. So hanap lang kayo ng pwede nyo pag-tornilyohan yan. And then itong positive, naka-top dito. Okay, ito, ginawa to ng mekaniko dati eh. So, idle up bulb, nilagyan na ng idle up bulb para may bukasan ng diretso na sa intake manifold. Pero ako, ito ginawa ko. Kasi ito yung mas gumana. So, itong, ang ibig ko bang sabihin, ito, either naka-top siya sa compressor, most probably sa compressor or sa fan. So hindi ko na siya ginalaw pa, hindi na ako nagkalikot kung saan ako kuha. Yung existing na lang na ginawa ng mekaniko ko. Or kung makikita nyo naman, madali na namang hahanapin yan eh. Yung supply ng positive supply mula sa alternator or battery papunta sa compressor or sa AC fan, hanapin nyo. And then doon kayo magtatap. Kasi yun yung ina-activate nung doon nagpupukol ng signal yung ating thermostat doon sa loob. So, tatanong nyo, magkano naman ang nagastos ko? Nagastos ko, eto. So, hindi na ako gumastos dito. Binaklas ko lang doon sa MC ko, doon sa aking multicab. Pero kung siguro bibili nyo to, nagtanong ako doon sa Sarplasan. Depende sa tatak and depende sa kondisyon. Ito kasi pinakita ko sa kanya nasa 200 to 250. Okay?
Kung bago yan, tumingin ako sa Lazada, siguro nasa 400 na kung natandaan ko. And then ito, 300 ko nabili. So, dun pa lang, sa price pa lang. Sabihin natin nasa 600 or 700 itong dalawa na to. Magkano bagong IACB? IACB, yung sa akin, ang bili ko 4,000. Hindi rin naman gumana. Ayan. So, practicality lang. At saka konting know-how. Ayan. Gagana na maayos yan. Pagdating naman sa minor, pwede nyo namang i-adjust dito. Dito sa kanyang air, adjust ng air. Nandito lang yun. Okay, ito ko sa inyo. Ayan. Ayan. Yang, Hindi ako makaano. Hindi ako makayoko ng gusto. Yun. So, yun yung naging, ganyan yung naging setup ng aking aircon idle ngayon. So, yung black na, hindi naman condemned na masasabi, black lang. Black na IACB, matagal na yan. Hindi naman ako nagkakaroon ng problema. So, ang naging problema ko lang, simula nung i-block ko yan, bumabagsak na nga ng tuluyan yung idle kapag nag-aircon ako. Well, kahit naman nung nandyan yan eh, bagsak pa rin ang idle ng aircon ko. Ang idle ng engine kapag nag-aircon ako. So, ito yung pinaka the best na nakita kong solusyon. So, yun. Okay. Hiningal ako. Yung lumang bahay namin. Ayun yung pinapagawa ko sa kabila. So, dun sa mga nagtatanong po anong model ng kotse ko, Honda City Type C 2000. Year 2000 po ang modelo. So, ayan. So far, may gumagawa na nito eh. Hindi lang, wala na nga lang ako makita sa YouTube na may iba pang gumawa. So, kasi parang nagbigay ng hint yung aircon technician kasi parang ganyan lang din daw yung principle kung paano gagawin nila pagka talaga hindi nila mahuli yung idle kapag nagloloko yung IACB. Tawag dito. Kung iisipin mo, parang, kasi itong model ng Honda, early 2000s, hindi pa ganun ka, I'm speaking for my own vehicle, ano?
Kasi mga early 2000s, nandiyan pa yung naglalarong, hindi pa siya ganun ka-revolutionary in technology, hindi pa ganun ka-advance, hindi rin naman ganun kaluma. So, I think pag mga gantong modelo or late 90s or early 2000s, pwede nyo i-apply ito. Marami naman na kung nakikita dyan, siguro mga katito rin na, na may mga problema ng ganito, lalo na yung mga naka-Honda, no? Pwede nyo i-adapt to. Pwede nyo i-adapt. Kung gusto nyo, message lang kayo dito para ma-explain ko sa inyo kung paano gagawin. And then, pwede rin namang, kung gusto nyo, pag-usapan na lang natin eh. Order na lang kayo. Gagawa ko kayo. Okay. Pag-usapan na lang natin yung price. Hindi, pero nasa iyo din yun. Yun. So, until next video. So, actually, hindi ito yung unang gagawin ko na video eh. Kaya lang, ito yung smallput na kailangan kong gawin sa ngayon eh. Sabi ko nga sa inyo, everyday or weekend warrior man tayo. Pero, gusto natin may i-feature yung mga bagay na gagawin natin sa araw-araw. Kung ano lang, yung mga bagay na pangkatulong, kung minsan makapagpapasaya. So, ito na po yung unang video ko. So, aside from sa introduction ko, buburayan ko na yan kasi medyo boring eh. Wala naman maitutulong sa inyo yan. Okay. So, yun na lang po. Sige po, next. Until next video, please hit like, subscribe, and comment. Kung may mga comment man kayo, kung i-bash nyo ako, walang problema dyan. Hindi naman ako na-memersonal eh. Okay ba? So hanggang sa muli po mga ka-maker, ka-DIY. Until next post. Yun.